Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Ngayon po ay tatalakayin po natin ang katanungan po ni Adam. Doc, magandang hapon po. Malala po ba yung nakita sa akin sa x-ray ko? Both lower lungs pneumonitis versus fibrosis. May chance po ba itong magamot agad, Doc? Nag-apply po kasi ako ng abroad. Sana po masagot niyo ako. God bless. Alam niyo po yung pneumonitis, ito yung general term na ito ay tinutukoy sa merong inflammation or pamamaga sa iyong baga. Technically, ang pneumonia, ito'y uri ng pneumonitis dahil ang infection nag-cause ng inflammation. Ang pneumonitis, usually, ang ginagamit ito ng doktor na ito'y non-infectious causes lang inflammation. Kaya sa madaling salita, ang pneumonitis pa ba ay kapareho ng pneumonia? Inulit ko, ang pneumonitis, ito yung general term sa inflammation of the lung. Kaya yung pneumonitis, ito yung sanhi ng infection, tinatawag nating pneumonia. Kaya inulit ko, ang general term pneumonitis. Yung pneumonia, ito yung infection ng baga na ito yung, kaya nagka-pneumonitis ka, sanhi ito ng infection sa pneumonia. Kaya ito pong condition na to common sa mga bata at mga matatanda at lalo na kung mahina ang kanilang immune system. Ano po ba ang common causes ng pneumonitis? Ito po yung mga airborne irritants sa trabaho mo. Halimbawa, mga fiberglass o kaya yung mga dust particles o kaya yung mga semento, yung mga slag, mga sludge, mga insulating foam, mga wood chips, acid, alkali, mga gases and vapor, mga airborne contact allergen, yung mga environmental pollution, yun, nagko-cause ng pneumonitis yan. Kaya ang makikita mo, ang simptoma ng mga yan, nahihirapan huminga. At may kasamang ubo na dry, ito'y common symptoms po ng pneumonitis, dry yung cough mo. Kaya ngayon, binibigyan kayo ng specialized test para ma-diagnose ka. Ang treatment na to sa pneumonitis, nakapokus, iwasan yung irritant para ma-reduce ang inflammation. Kaya po, mayroong nire-reseta sa inyo ang doctor mga inflammatory medication para ma-reduce yung inflammation ng baga mo. Kaya inulit ko, palakasin mo ang immune system mo para gumanda ang pakiramdam mo. Kasi kapag nagka-pneumonitis ka, ibig sabihin nito, mahina ang resistensya mo. Bakit humihina resistensya mo? Puyat ka, overfatigue ka, kulang ka sa pahinga, at masustansyang pagkain. At saka yung hindi ka nakakalangkap na sariwang hangin. Alam mo, mayroong mga home intervention sa pneumonia. Halimbawa, pagising mo sa umaga o mangiinom mo tubig warm, maligam-gam. Pagka naligo ka, yung mainit na tubig at pwede kang mag-steam bath, no? Kaya gumamit ka ng humidifier para ma-open up yung daanan ng hangin para hindi ka hirap huminga. Ngayon, ang nagiging worse ang pneumonitis mo pagka nakalanghap ka ng usok. Kaya iwasan mo yung usok mula sa sigarilyo, kahit na yung mga usok galing sa niluluto. Halimbawa, kulub na kulub yung bahay ninyo. Ang kasama mo sa bahay ay nagprito at saka yung usok galing doon sa niluluto mo, yung smoke na yan, pag nakapasok sa baga, mahihirapan ka. Kasi po ang smoky, pati yung paninigarilyo, yung usok na sigarilyo, at saka yung mga dahon na natuyo o kahoy, nagluluto ko sa kahoy, kaya uling,
yung usok niyan nakakairita sa baga mo. At kapag ka meron kang pneumonitis, tubig lang, mga tsaa, mga soup, alimbawa, mga sinabawang gulay, mga sinigang, mga pesa, yung bang wala masyadong mantika. Importante yan kung meron kang pneumonitis. Nakakalusin ang plema sa baga. Kasi ang pneumonitis, meron kang dry cough. May dry cough ka. Yun ang nagpapahirap sa paghinga mo. Kaya kailangan nito ay ano nga, hot water para malusin ang mucus sa baga mo. Pagkatapos maligo ka ng maligamgam na tubig, meron kang humidifier, meron kang magandang ventilation sa bahay mo, nakapaligid kayo ng mga halaman o kaya mga halaman sa paso para makakuha ka ng oxygen. Iwasan niyo po yung kulob na kulob ang bahay, walang ventilation, kasi kapag nakalanghap ka ng polluted na hangin, pahihirapan ka niyan. Mag-iinom ka ng mga tsaa, manbawa sa labat, tapos yung mga lagundi, pakuluin mo yan, inumin mo siya, di ba? Mga sinabawang gulay, sinigang, o kaya mga chicken soup, yan po ay iwasan mo yung mga pag-inom ng alak at caffeinated drinks, iwasan mo yan. Nakakapagpatuyo ng plema yan. Pagkatapos, mag-take ka ng vitamin C. Inumin mo yung ang ating pong chewable vitamin C, powerful antioxidant yan, pinapalakas ang immune system at pag-prevent ng infection. Kaya ito po'y tumutulong sa production ng mga white blood cells na ating lymphocytes and phagocytes para protektahan ka sa sakit. Kaya inumin mo to kasama po ng ating Super B complex. Ito pong Super B complex na to, ito po yung merong vitamin cold water fish. Ang cold water fish, tulad mataas ang protein niyan, meron silang anti-inflammatory qualities tulad po ng salmon, mackerel, tuna. Yan po ay magandang cold water fish na kainin mo, is good for your pneumonitis para gumaling ka kaagad, para lumakas ka, no? Huwag kang manghina. Kaya kailangan po kung kayo nagtatrabaho outdoors, dapat may protection ka. Meron kang mga pananggalang sa pollution. Kaya maganda rin po na nagbibilad ka sa araw, sa umaga, lalo yung morning sunlight. Ito po yung maganda sa baga po natin. Na-discovery nila ang araw ay mayaman sa vitamin D. Ito yung maganda to have a healthy lungs. Kaya pagka meron ng 3-4 na patak na crystal oil yan, langhapin mo, nakaka-relieve ng bara sa ilong, maganda sa paghinga, mawawala yung paninikip ng dibdib mo. Yung pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, mawawala din yon. Ito yung nakakapagpinahid mo yan sa mga pilay, sa mga pasa na bukulan, mga pulika sa binti, stiff neck, pananakit ng mga buto, mga muscle, pulika. Magandang ihaplas mo na lang sa mga may sinisikmura, kinakabag, masaktang tiyan, masaktang ulo, nahihilo, amuyin mo yan. Pampatulog pa nga yan eh. Pag hindi ka makatulog, magpataka ng crystal oil, tapos amuyin mo, massage mo sa malapit sa'yo, naamoy mo yung crystal oil, nakakatulong para makatulog ka at mawala din yung maluwag ang paghinga mo. Pag hinaplas mo ito sa natin, nakakatulong ito para very effective pag relieve ng intestinal gases, nakakalis ng kabag. Sa mga nag-LBM po, loose bowel movement at na food poison, magandang supplement po ang activated charcoal. Nagtatrap ito ng toxin sa bituka, ini-stop niya yung activity ng virus at bacteria at fungus. Activated charcoal, nag-absorb, tinatanggal mga harmful particles mula sa mga bakterya sa iyong katawan. Inom ka nito ang 3 capsule ng activated charcoal
first thing in the morning, tapos inumpan ng 3 glasses of water, kada 5 minuto, isang basong tubig hanggang maubos yung tatlong baso na yan. Alam mo, ang pneumonitis mo, ang sabi mo ay nandun sa lower lobe ng baga mo. Ngayon po, function po ng lower lobe ng baga natin, yung oxygenated blood from the branches of the bronchial. Alam mo yung baga natin, picture nyo, ganito itsura, di ba? Nakakita ka ng ubas, di ba? Yung ubas, may tangkay yan, no? Tapos nakakabit yan. So, sa ating pong baga, meron tayong air sac sa branches ng ating bronchial arteries. Yan po ay dumadaan dyan. Ang sayo, meron kang pneumonitis dun sa lower part ng baga, kung saan nandoon yung pag-exchange ng oxygen and carbon dioxide. Yung blood supply mo, nagdadala sila ng oxygenated blood at pagkatapos i-distribute yan sa buong katawan po natin. Kaya pag humihinga ka, hindi ka hirap huminga, relax kang huminga, walang humaharang sa paghinga mo, ibig sabihin nito, yung mga bronchial tube natin ay maganda. Pero once na meron kang pneumonitis, tagal din doon yung carbon dioxide. Kaya pa dahil yung pneumonitis na doon sa lower lobe ng lungs mo, hirap kang huminga. Kaya ang dapat mong gawin dito, mag-practice ka ng breathing exercise para yung maruming hangin ay mapalitan ng fresh air. Maring pagising mo sa umaga, di ba, pumunta ka sa lugar ng bahay mo na free from pollution. Walang babaho, walang usok, basta malinis, meron kang puno. Kung wala kayong puno, maglagay ka dyan ng palmera, yung malalaking halaman na nasa paso. So, nandun ka sa paligid noon, no? Hinga ka ng malalim. Dahil yung mga dahon ng mga halaman, nagbibigay sila ng oxygen at naglalabas din sila ng carbon dioxide. Sinukuha nila yung oxygen natin, tapos yung oxygen na binibigay ng halaman, kinukuha natin, yung inilalabas naman nating carbon dioxide, ito naman ay kanilang kinukuha. So ngayon, pag nag-practice ka ng deep breathing, yung maruming hangin ay mapapalitan ng fresh air. Sabi mo, kaya ngayon, pasok ang hangin sa ilong, dahan-dahan, tapos dahan-dahan mong i-release, para kayong merong straw sa bibig, yung dahan-dahan mong i-release, para kang umiihip ng, parang pinapatay mo yung kandila. Ganon, pasok ang hangin sa ilong, expand mo yung lungs mo, itaas mo yung balikat mo, yung diaphragm mo, iangat mo, wag ka kukuba, basta straight body, pasok ang hangin sa ilong, dahan-dahan, i-hold mo muna yung hangin, pagkatapos, dahan-dahan mong i-release yung hangin, konti lang ang buka ng iyong list para kayong umiihip ng kandila. Yan, dahan-dahan mong i-release yung hangin para yung mga nag-build up na maruming hangin, kasi yung maruming hangin na yan ay walang ang yung bang mga air sac mo ay nababarahan. So para matanggal yung bara, kaya nagkukos ng pneumonitis, para mag-contract yung diaphragm natin, tapos yung pipintog yung baga natin, kaya pasok ang hangin sa ilong, tapos i-release mo dahan-dahan sa yung first nakaganon yung lips mo, no? Kaya yan po ay malaking tulong, yung breathing exercise na yan, para yung muscle sa leeg mo, muscle sa likod mo, muscle sa chest mo na yan, eto yung mga breathing muscle natin, para yung oxygen level natin ay tumaas. Kaya itong activities na to, yung regularly mag-breathing exercise ka, para yung mga na-accumulate na maruming hangin sa baga ay ma-release mo
at tataas yung oxygen level sa diaphragm, kaya ito'y malaking tulong para sa pneumonitis. Ang sabi mo, versus fibrosis, no? Pneumonitis versus fibrosis. Ay nagkapeklat, ito'y titigas. Ang paghinga mo ay nahihirapan ka, walang enough oxygen na papasok sa bloodstream. Kaya yung pulmonary fibrosis, seryoso yan. Ito isang lifelong lung disease. Yung pong baga mo, nagkapeklat, ito'y kakapal at nahirapan ka huminga dyan. Kaya ngayon po, ang chest x-ray, malalaman mo kung meron kang pulmonary fibrosis. Yung x-ray na yan, yung image, makikita na yung typical na fibrosis, kailan ito'y minomonitor para hindi ito lalaki at hindi ito kakalat. Kaya yan po ang reason kaya kinakapos ka ng hininga. Sa ngayon, wala pong current cure sa pulmonary fibrosis. Ang main aim po ay treatment para marelieve ang simptoma as much possible at maiwasan ang paggala. Kaya po yung pagka naging advance yan, ay kailangan po ay meron kang palliative care. Ano po ba yung palliative care? Tulungan ng pasyente, makaramdam siya ng comfortable, ma-improve ang quality ng buhay. Dahil po hindi po nagagamot ang sakit na fibrosis. Anong sanhi, bakit nagkaroon ka ng fibrosis sa baga? Yung exposure sa toxin, tulad nga sabi mo, yung pneumonitis mo. Yung pneumonitis mo, kaya ka nagka-pneumonitis, na-expose ka sa toxin, sa asbestos, mga silica, at saka itong naging dahilan din ng fibrosis, yung pneumonitis mo. Kaya po, ang sabi po, ang medication ay binibigay sa yung doktor, mga anti-fibrotic agent, meaning, para hindi po lalaki itong peklat sa baga mo at huwag siyang titigas at huwag siyang kukunat. May mga gamot na rinireseta ang doktor na ang ano po yung pulmonologist doon ka pupunta. Kaya nga po itong pulmonary fibrosis na to, ang aim po nito ma-prevent na nakakapal po yung peklat at hindi ito gagapang. Kaya kailangan stay active and healthy. Ang treatment po nito, ang binibigay sa pasyente, malessen ang symptoms. Iwasan nyo magkaroon pa ng pneumonitis, impression sa baga. Ang treatment po nito ay medicine, reseta ng doktor, at mga yung mga therapy, surgery, and other approaches. Kaya nga po, kailangan po ay para hindi ito lumala, dapat maging aware ka sa iyong program sa araw-araw. Mag-take kayo ng lecithin, ito isang brain food para makalmante ka. Kasi kapag umiinom pa ng lecithin, hindi tataas yung stress hormone mo. At madali kang mag-cool down at makarecover ka kagad sa stress mo. Kasi kapag hindi ka nakarecover sa stress, it leads to depression. Mas mahirap po yung gamutin. Kaya ang benefit po ng lecithin, ito po is good for the brain, sa nervous system, at nag-encourage ito ng neuron growth. Tumutulong ito sa responsible po sa memory storage natin na retrieval. Ang lecithin po ay pampigil ng Alzheimer's disease. It improve your memory and your speech and motor function. Para maging alert and alive tayo, mag-take kayo ng lecithin. Ako po iniinom ko to 1 in the morning and 1 in the evening after meal. Nakita ko po yung nakakatulong. Hindi ako madaling maapektuhan ng stress. Kung may problem man ako, hindi po nagtatagal, nagkakaroon ako ng peace of mind, no? At ganun din po yung calcium magnesium with vitamin D is good for pneumonitis and fibrosis. Ito po yung nakakatulong sa ating pampalakas ng buto.
At saka ito po yung pampa-regulate ng muscle function. Siyempre, di ba, yung lungs natin, may mga muscle dyan, yung ating diaphragm, yung chest natin, yung neck natin. Yan po, tumutulong para maging healthy yung mga muscle na yan, tutulong para magkaroon ka ng tamang paghinga. At ang calcium po natin, tumutulong sa pag-release ng melatonin, kinakailangan ito para sa masarap na tulog. Available po yan sa Patnubay. Ang treatment po ng fibrosis ay medicine, reseta ng doktor, at saka po yung para hindi po mag-progress yan, no? Meron kayong oxygen therapy, no? Maaring ito'y hospital management na to at pulmonary rehabilitation. At kailangan nyo po ng mga healthy lifestyle at regular na check-up sa inyong pulmonologist. Ang ating pong omega-3 fatty acid is not only good for the heart. Maganda yan sa puso, maganda yan sa brain, at maganda rin po yan sa ating lungs. Ito po yung nakakababa ng cholesterol, triglycerides, at saka naiwasan yung irregular heartbeat. May iwasan ang baras sa puso, napiprevent yung blood clot. Ang omega-3 fatty acid nare-reduce ang heart disease. At ito rin po yung anti-inflammatory supplement, ang ating omega-3. Available to sa Patnubay. Kung gusto nyo pong umorder nitong ating mga food supplement na to, pwede nyo po kong i-chat sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo lang po yung pangalan, address at cellphone number. I-deliver po sa inyo ng LBC. I-charge po sa inyo ang shipping fee, no? Cash on delivery po ito. Kayo po yung nanonood sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede nyo po itong i-follow, like, and share para lumaganap ang programa natin sa Facebook, ganun sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Please subscribe, pati yung bell, pindutin nyo para ma-update kayo sa aking bagong video. Dadako po tayo sa ating food portal, Psalms 55 verses 16 to 18. Sabi dito, tungkol sa akin ay tatawa ako sa Diyos at ililigtas ako ng Panginoon. Sa hapon at sa umaga at sa tanghalian tapat, ako'y dadaing at tihibik at kanyang didinggin ang aking tinig. Aha, kanyang tinubos ang aking kaluluwa sa kapayapaan mula sa pagbabaka laban sa akin, sapagkat sila'y marami na nakipaglaban sa akin. Tayo po ay sa journey ng buhay natin. Marami tayong mga struggle, maraming mga suffering, mga challenges ng buhay. Pero ang mabuhay tayo sa mga promises ng Diyos sa atin, na sabi niyang ganun, tayo po bibigyan ng ang kaluluwa natin, bibigyan niya ng kapayapaan mula sa pakikipagbaka sa ating buhay. Dapat, dahil ang Panginoon ay kasama natin at ang Holy Spirit iniwan sa atin, kaya ang gawin lang natin, tulad si Haring David sa hapon, sa umaga, sa tanghaling tapat, katulad po ni tulad ni Daniel, nananalangin siya 3 times a day, morning, evening, and noon, no? Kaya dadaing tayo at ihibig tayo at pakikinggan niya ating mga tinig. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patubay ng Diyos.